Ito naman pala ang dahilan kung bakit itong si Klay Thompson ay inangasan at niyabangan nga si Dillon Brooks sa kanilang laban kahapon. Pero bago yan mga idol, pag-usapan muna natin ang pahayag ni Dirk Nowitzki na parang ang sinasabi niya na malapit niya nang tanghalin itong si LeBron James bilang the greatest player of all time. At ito nga mismo ang mga nasabi neto ni Dirk. I always say MJ is the GOAT, but if he surpasses Kareem pagpapatungkol kay LeBron with a scoring record, I'm kind of running out of arguments for Michael. And as we all know, as expected, hati nga na naman ng mga NBA fans dito nga sa payag ni Dirk kung sino ang the GOAT. Yung iba sumasang-ayon sa kanya, yung iba naman ay talagang si Michael Jordan ang the GOAT para nga sa kanila. Well, galing na mismo sa isa sa mga NBA legend na sinasabi niyang si LeBron James daw ay malapit nang maging the GOAT kung malampasan niya nga at mabasag niya ang scoring record neto ni Kareem Abdul-Jabbar na halos 4 decades ay hindi nga magalaw-galaw. So kayo mga idol, ano ba ang opinion niyo dito? Sang-ayon ba kayo kay Dirk or hindi? At ngayon na nga ay pag-usapan natin ang tunay na dahilan kung bakit itong si Klay Thompson ay nagangas kay Dillon Brooks. Well mga idol, kitang-kita nga dito sa first quarter pa lamang na itong si Brooks ay nag-aangas na din at nagyayabang na ikipag-trash to ka na. Hindi nga malinaw kung sino ang kanyang sinisigawan dito sa video clip na ito, pero ang mga sinasabi niya ay come on nga daw at sinabi niya pa sa uli na weak nga daw ang particular na individual na kanyang sinasabihan na Warriors player. Now, hindi nga malinaw kung si Klay ba ang kanyang sinasabihan dito at nag-retaliate lang si Klay sa fourth quarter, pero malinaw na silang nag-umpisa at gumaganti lang talaga itong mga Warriors player, lalo na si Klay. Alam naman natin na talagang chill na player lang si Klay at hindi naman ganun laging nagtatrash talk. Usually kapag meron lang ng aasal sa kanya, natatrash talk, ay doon lang siya gumaganti. At ito nga ang dahilan, nauna pala itong si Dillon Brooks, nauna nga ang kanyang kayabangan at ayun, nagantihan at kinarma, talo na ay naangasan pa. At hindi lamang si Dillon Brooks mga idol, dahil matapos nga ang pag-angas ni Klay, itong si Jamorant ay meron nga ang reaksyon dyan. Well, sabi nga daw neto ni Jamorant, hindi niya nakita yung pagtotont neto ni Thompson kay Dillon Brooks at nung makita niya nga daw yun mga idol, sinabi niya na typical nga daw yun. Yun daw usually ang ginagawa kapag alam mo na ang resulta na panalo na. So parang kinukote nga neto ni Jamorant ang sinabi ni Luka Doncic nung nakaraang playoffs na everybody's acting tough when they're up. So wala nga talagang tigil at wala pang balak tapusin itong sila Jamorant, sila Dillon Brooks ang kanilang ang beef sa mga Warriors player. Talagang kapag nabibigyan nga sila ng pagkakataon na makapag-disrespect at bang asar sa ibang mga player ay ginagawa nga nila ito. At mga idol, na-troll nga rin sila matapos sila'y talunin ng Golden State Warriors nang wala si Stephen Curry. Nung ma-interview kasi siya nung nakaraan ay natanong nga siya kung sino ba daw ang kanyang inaalala sa Western Conference na team, ay sinabi niya wala nga daw. Feeling ni Jamorant na kaya ng Grizzlies lahat ng teams sa West. Tapos nangyari mga idol, nung nakaraang linggo ay natalo sila ni itong Denver Nuggets tambakan. Tapos ngayon din ay natambakan din sila ng isang Western Conference team, Golden State Warriors naman na walang Stephen Curry. So ano ba mga idol ang inyong ang masasabi dito sa mga pahayag na naman nila Jamorant at pati na nga rin itong ginawa ni Dillon Brooks?